Oh, I'm going to
Aba, Yahuwah. Marami pong salamat sa iyo, Ama. Hindi mo po binigo ang iyong mga lingkod. Sa pagtitipong ito, kasama ka po namin. Damang-dama po namin ang iyong kapangyarihan. Ang totoo, marami po kaming nais ipagpasalamat sa iyo. Napakagulo ng buong mundo. Laganap ang karahasan. Malaganap ang iba't ibang uri ng karamdaman. Ang kasalukuyang kalagayan ng daigdig ay hindi na uundad pa. Ang mga nagaganap na digmaan at mga napipinto pang digmaan sa iba't ibang bahagi ng sanglibutan ay totoong nagdudulot ng matinding kahirapan sa buong sangkatauhan. Ang naging karanasan ng iyong mga lingkod ay hindi lihim sa iyo, Aba. Ang buhay ng bawat isa ay isang bukas na aklat sa iyong mga mata. Alam mo po ang lahat ng aming ginawa. Wala po kaming maitatago sa iyo. At sa kabila ng aming mga kasalanan, hindi ka po nagkulang. Hindi ka po nagpabaya sa iyong mga lingkod. Naroon ka, Aba, sa mga sandali at panahon na kailangan ka namin. Yahuwah, Aba, tanggapin mo po ang aming pagpapasalamat at mga pagpupuri sapagkat ikaw lamang po ang nag-iisang tunay, makapangyarihan sa lahat at puspos ng pag-ibig na Diyos. Abutin mo po ang lahat ng iyong mga lingkod na kapiling namin ngayon. Basbasan po ang ginagawa naming pagsamba upang maging mabisang kasangkapan sa ikatitibay ng aming pag-asa, pananampalataya at pag-ibig sa iyo sa aming masiyak at sa bawat isa. Panginoong Yahusha, ikaw po ang aming unang panauhin sa ginagawa naming pagsamba, sapagkat ikaw po ang Panginoon ng Sabat. Magpagaling ka po sa mga nagtataglay ng karamdaman. Ibsan mo po ang kahirapan ng iyong mga lingkod. Maghimala ka po at kasangkapanin ang pagsambang ito upang matanggap namin ang kasagutan ng aming mga panalangin, mga pagpapala at biyayang nakalaan sa bawat isa. Higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa ating Aba sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Aba Yahuwah, muli po kami mag-aaral ng iyong mga kautusan. Buksan mo po ang aming pag-unawa. Itanim sa aming mga isip at puso ang kahalagahan at kahulugan ng iyong mga kautusan upang kami ay ganap na makasunod sa kaluwalhatian ng iyong napakadakilang pangalang Yahuwah. Basbasan mo po ang aming mga kapatid na magtuturo at mangunguna. Sa kanilang mga panalangin at pagtuturo, ikaw, Ama, ang aming marinig at maramdaman. Pakitanggap po ang aming mga abuloy at basbasan mo po ito. Kasama ang aming mga trabaho, gawin mo pong masagana at maunlad ang pamumuhay ng bawat isa. Sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming hari at tagapagligtas na si Kristo Yahusha. Amen. Thank you.
Shabbat shalom po, mga mahal na kapatid. Sa ating pagsamba po ngayon, ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral at pagtalakay sa mga pag-uugali na itinuturo ng ating Panginoong Yahusha na dapat nating taglayin upang manatiling matuwid at banal sa mata ng ating Aba at matanggap ang mga nakalaang pagpapala. Kaya ang unang tanong na ating sasagutin ay ganito. Ano pa ang isang ugali na dapat nating taglayin ayon sa pangangaral ng ating Panginoong Yahusha? Magsisimula po tayo sa ating pagbasa at ganito ang sagot ng Biblia. Sa aklat po ng Mateo 5:5. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ano pa ang isang ugali na dapat nating taglayin ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Yahusha? Ang pagiging maamo po. Gaano po kahalaga ang ugali o ang katangiang ito? Napakahalaga po, hindi lamang sa ating hari, kundi sa ating Aba mismo. Ano ang katunayan na ito ay mahalaga sa ating Aba? Ang sabi ng ating hari, ang mga taong maaamo ay mamanahin nila ang lupa. Ang lupa na tinutukoy po dito ay ang bagong langit at lupa, ang bayang banal. Ano po ang ibig sabihin ng salitang maamo? Ang salitang maamo po ay kasing kahulugan ng kalmado, malumanay, mahinahon. Sa English po, soft, gentle, and peaceful. Sa makatwid, ang pagiging maamo ay kakayahan na gamitin ang taglay na lakas at kapangyarihan sa tama at mabuting paraan. Mga paraang matutupad ang turo ni Kristo na ating Panginoon sa ikalulugod ng ating Aba. Yun ang ugaling maamo. Subalit para sa iba mga kapatid, ang pagiging maamo daw ay isang kahinaan. Totoo po ba na ang pagiging maamo ay isang kahinaan? Sino po ang halimbawa na naging kilala dahil sa pagiging maamo? Mga bilang 12:3, ganito ang sinasabi. Ang lalaking si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Sino po ang halimbawa na naging kilala sa pagiging maamo? Ayon po sa ating binasa ay si Moises. Ang totoo, ang kanyang pagiging maamo ay walang katumbas sa balat ng lupa. Si Moises po ba ay mahina? Hindi po. Ang totoo, siya ang pinakadakilang lingkod ng ating Aba sa panahon ng unang tipan. Sino po ang pinakamaganda at pinakadakilang halimbawa ng taong maamo? Sa aklat po ng Mateo 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mangaral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sino po ang pinakamaganda at pinakadakilang halimbawa ng taong maamo? Walang iba po, kundi ang ating Panginoong Yahusha. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan at ng buong mundo, ang ating Masiyak ang pinakadakilang halimbawa ng taong maamo. Si Moises ang pinakadakila noong panahon ng unang tipan. Subalit ang ating Panginoong Yahusha ang pinakadakila sa lahat ng mga sinugo. Mahina po ba sila? Hindi po. Alam natin ang kasaysayan ni Moises at lalong kabisado natin ang naging buhay at kasaysayan ng ating Panginoong Yahusha. Sa pamamagitan ni Moises, ang dagat ay nahati at natuyo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yahusha, ang taong ilang araw ng patay ay nabuhay maguli. Ang taong may mabigat na karamdaman ay nagkaroon ng kalusugan. Pinalayas niya ang mga demonyo at masasamang espiritu at nagsagawa pa siya ng maraming kababalaghan. At sa pamamagitan niya,
tayo, mga kapatid, ay nagkaroon ng pag-asa na makarating doon sa bayang banal. Hindi lang siya malakas, mga kapatid, at makapangyarihan, kundi napakalapit at pinagkakatiwalaan pa ng ating Aba. Yan ba ang tinatawag na mahina? Ano ba ang isang aspeto ng pagiging maamo? Paano makikilala ang taong maamo? Kawikaan 16:32. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa taong nakakasakop ng isang lungsod. Ano po ang isang aspeto ng pagiging maamo? Nakakapagpigil sa sarili. Mapagpigil po. Ano po ang ibig sabihin ng nakakapagpigil sa sarili? Hindi siya reactive, kundi nagpapasensya. Sa madaling salita, hindi siya gumaganti. Hindi siya nagbabanta. Sino? Sino ang dapat nating tularan upang tayo ay magiging mapagpigil at magawa nating magpasensya? Unang Pedro 2:21-23. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Sino po ang dapat nating tularan upang tayo ay maging mapagpigil at magawa nating magpasensya at matutong hindi gumanti? Ang ating hari, ang Panginoong Yahusha. Paano ipinakita ng ating hari ang kanyang pagiging maamo? Hindi siya gumanti nung siya ay ininsulto. Hindi siya nagbanta nung siya ay pinahihirapan. Mayroon po ba siyang lakas o kapangyarihan para maghiganti? Opo. Subalit, pinili niya ang magpasensya. Pinili niya ang manatiling maamo. Kaya ano ang sinabi ni Apostol Pedro sa pagiging maamo ni Kristo na ating hari? Ang buhay at ginawa ng Panginoong Yahusha ang halimbawang dapat tularan ng bawat isa. Paano tayo matututong maging maamo? Maamo? Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Subalit, meron po bang pagkakataon o pangyayari kung saan nagpakita ng lakas ang ating Panginoong Yahusha? Kailan po nagpakita ng lakas ang Panginoong Yahusha? Sa aklat po ng Juan 2:14-16. Nakita niya roon sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga dayuhan sa kanilang mga mesa. Kaya gumawa siya ng panghagupit na lubid at itinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Ikinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nila. Sinabi ni Yahusha sa mga nagtitinda ng mga kalapati, alisin ninyo ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Kailan po nagpakita ng lakas ang ating Panginoong Yahusha? Noong itinaboy at pinalayas niya ang mga nagtitinda sa templo. Mga taong nagpunta sa templo, hindi upang sumamba, kundi para magnegosyo. Bakit siya nagpakita ng lakas? Dahil ininsulto nila si Yahuwa. Nilapastangan nila ang kabanalan ng bahay ni Yahuwa. Ano nila ininsulto si Yahuwa at nilapastangan ang kanyang templo? Ang sabi ng ating hari, ginawa nilang palengke ang bahay ng kanyang ama. Ano ang nahahayag dito, mga kapatid? Hindi dapat haluan ng pagninegosyo ang relihiyon. Huwag nating gawing negosyo ang relihiyon. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral.
sa kabila po ng pagiging maamo ng ating Panginoong Yahusha, ay nagpakita pa rin siya ng lakas at tapang dahil nilapastangan ang bahay ng kanyang ama na ginawang palengke. Siguro po, mga kapatid, sa atin man mangyari yun. Kapag ka ang ating tahanan ay nilalapastangan, gaano man tayo kaamo, marahil ganun din ang magiging reaksyon natin. Yun lamang po ba ang pagpapakita ng ating Panginoong Yahusha ng tapang? Kailan pa ulit nagpakita ng lakas at tapang ang Panginoong Yahusha, mga kapatid? Basahin po natin ang nakadala sa Mateo 23:13 at talatang 15. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, dinadaya ninyo ang mga biyuda para makuha ang kanilang mga ari-arian. At pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa. Mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat dapat pang parusahan sa impyerno. Kailan pa ulit, mga kapatid, nagpakita ng lakas at tapang ang ating Panginoong Yahusha? Dito po sa ating binasa. Nung matapang niyang pinuna ang mga pariseyo. Napakabigat ng ginawang pagpuna ng ating Panginoong Yahusha. Napakatapang ng kanyang ginawang pagpuna. Sino sila? Ano ang tawag sa kanila ng Panginoon? Mga tagapagturo ng kautusan. Ano ang pinuna sa kanila ng ating Panginoon, mga kapatid? Yung kanilang pagkukunwari. Kung inyo pong mapapansin, tatlong beses na binanggit ng ating Panginoong Yahusha, sinabi niya, kayong mga mapagkunwari. Ano po bang ibig lang ipahiwatig nung ganung tatlong beses? Yun po ay for emphasis, upang idiin, ipagdiinan yung kanilang pagiging mga mapagkunwari. Pero paano po nahayag ang kanilang pagkukunwari? Ang sabi, di umano sila ay sa Diyos, pero dinadaya nila ang mga biyuda. Mayroon bang gumagawa ng ganyan ngayon, mga kapatid? Nagpapanggap na sila ay sa Diyos, pero dinadaya ang mga biyuda. Ano po ba yung motibo ng kanilang pandaraya sa mga biyuda? Upang makuha ang kanilang mga ari-arian. Naalala ko tuloy yung istoryang nakasulat sa aklat na sinulat ng ating pambansang bayani, si God Jose Rizal. Kung paano nandadaya ang mga praile para makuha ang mga ari-arian ng mga tao. Paano pa po nahayag yung pandaraya? Yung ginagawang pagkukunwari nitong mga pariseyo.
Nilalakbay umano nila ang mga dagat at lupa upang ano, makaakay ng tao sa kanilang pananampalataya. Eh yung kanilang pananampalataya, pakitang tao lang naman. Bakit po? Ano po ba yung ginagawa nila? Ang sabi, sapagkat ang mga naaakay, ginagawa nilang mas masahol pa sa kanila at karapat dapat parusahan sa impyerno. Napakabigat po niyang mga pananalita na yan. Dito mga kapatid ay buong tapang na pinuna at sinumbatan ng ating Panginoong Yahusha ang mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo. Isa yun sa mga dahilan kung bakit siya, ang ating Panginoon, ay pinatay. Eh hindi ba't ganito rin ang ginawa ng ating ang ginawa nila sa ating pambansang bayani? Kung kaya't siya ay pinarusahan din ng kamatayan, inilantad niya kasi ang mga masasamang gawa ng mga praile sa kanyang aklat. Ano pa po ba ang isang aspeto ng pagiging maamo? Aklat po ng Jeremias 18, talatang 1 hanggang 6. Sinabi sa akin ni Yahuwah, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahuwah, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Ano pa po ba ang isang aspeto ng pagiging maamo, mga kapatid? Yung hinahayaan niya na siya ay maging putik sa kamay ng ating Amang Yahuwah na magpapalayo upang siya ay mahugisan. Hindi siya nagre-reklamo. Ito ang isang aspeto ng pagiging maamo. Sino yung maamo? Yung hindi nilalabanan si Yahuwah ang magpapalayo na siyang umuugit o humuhugis sa atin at sa ating buhay. Bakit dapat nating pagtiwalaan, mga kapatid, ang ating Amang Yahuwah na siyang umugit at humugis sa ating buhay? Sapagkat ang ating Ama ang siyang may likha sa atin at alam niya kung ano ang mabuti para sa atin. Eh sino naman po yung mga lumalaban? Yung mga matitigas ang ulo, nagsasariling kalooban, ayaw sumunod sa utos, binabaliwala ang mga payo. Ayaw nilang si Yahuwah ang manguna sa kanilang buhay. Yan yung mga lumalaban. Ano ang kahihinatnan ng mga umaayaw sa turo ni Yahuwah? Kasiraan, kapahamakan. Eh sino po ang tunay na maamo? Yung madaling turuan at madaling mahugisan ng ating Ama. Tinatanggap niya sa kanyang puso ang mga payo ng ating Ama. Ano po ang ginagamit ng Diyos upang tayo ay hugisin, mga kapatid? Ganito po ang nakatala sa aklat ng Roma 5:3-4. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Ano po ang ginagamit ng Diyos upang hugisin tayo, mga kapatid? Ang mga kahirapan po at tiisin. Ang sabi sa ating binasa, ikinagagalak natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Siguro, tanong ng iba dyan,
Bakit natin ito ikinagagalak samantalang ito ay kahirapan na ating tinitiis? Ano po ba ang magandang ibubunga kung magtiis tayo ng kahirapan? Ang ibagandang ibubunga ay pagtityaga at katatagan. At ang katatagan naman, nagbubunga ng pag-asa. Meron po bang umaayaw sa pag-asa? Ano po ba ang nais ni Yahuwa kung bakit hinuhugis niya tayo sa pamamagitan ng mga kahirapan at tiisin? Upang tayo ay palakasin, unang-una na, at ihanda sa mga darating na pagsubok sa ating buhay, sapagkat alam natin, habang narito tayo sa lupa, mga kapatid, hindi tayo makakaiwas na magdanas ng pagsubok, na ang mga pagsubok na yan ang siyang nagpapatatag naman sa atin. Ano po ang dapat nating gawin kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok? Sa halip na magbatigas po tayo, maging maamo sa paraang hayaan nating gawin tayong matatag ng ating Diyos. Paano po magbubunga ng katatagan ang mga pagsubok at kahirapan na ating pinagdadaanan? Sa aklat po ng Santiago 5:10-11, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ni Yahuwa. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ni Yahuwa sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin si Yahuwa. Paano po magbubunga ng katatagan ang mga pagsubok at kahirapan na ating pinagdaraanan, mga kapatid? Kapag ka po tayo ay magtitiyaga at magtitiis. Hindi ba't may kasabihan po tayo sa Tagalog na kung may tiyaga, may nilaga? Ibig sabihin ay magbubunga ng mabuti at biyaya kung tayo ay magtitiyaga. Kung nagawa nating magtiis at magtiyaga, doon natin nakikita at nasusukat, mga kapatid, ang ating katatagan. Ano ang kasama sa pagtitiis? Ang matiyagang paghihintay sa gagawin ng ating Ama. Sino po yung dapat nating tularan sa larangan ng pagtitiis at pagtitiyaga? Si Job po. Nalaman natin ang kasaysayan ni Job. Dahil po sa pagtitiis at pagtitiyaga, ano ang ginawa sa kanya ni Yahuwa sa bandang huli? Hindi po ba dinoble yung kanyang mga naglahong ari-arian? Maging ang kanyang mga anak, binigyan pa siya ng mga anak na higit na magaganda kaysa doon sa kanyang mga anak na nasawi. Ano po ang mga aral na ating natutunan sa kasaysayan ni Job? Matyaga po tayong maghintay at magtiwala sa ating Amang Yahuwa, sapagkat napatunayan na natin na mula sa walang maliw na pag-ibig, mula sa walang maliw niyang pag-ibig, hindi niya tayo kailanman pababayaan. Sino po ang pinakamagandang halimbawa ng kaamuan at pagtitiwala sa Diyos? Ganito po ang nakasulat sa aklat ng Mateo 26, mga talatang 36-39. Isinama ni Yahusha ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinaman niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila,
Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Sino po ang pinakamagandang halimbawa ng kaamuan at pagtitiwala sa ating Diyos? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Yahusha. Ang atin pong binasa, mga kapatid, ay tagpo ng ang ating Panginoong Yahusha ay malapit ng arestuhin at malapit na rin siyang ipako sa krus. Kaya't bilang tao, ano po ang kanyang naramdaman? Nakaramdam siya ng matinding hirap ng kalooban. Gaano po kahirap? Halos ikamatay niya. Ang sabi niya, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Ano po ang kanyang ginawa? Dahil sa matinding hapis na kanyang nadarama, nanalangin po siya kay Yahuwa. Ano po ang kanyang ipinanalangin? Ilayo ang napipintong paghihirap na kanyang sasapitin. Ang daing niya sa Ama, Ama ko, kung maari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ngunit paano nahayag ang kanyang kaamuan at pagtitiwala? Hindi niya ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ganito rin po dapat, mga kapatid, ang ating maging pananaw at paninindigan. Ilagak at itiwala natin ang lahat sa ating Diyos. Opo, may mga sari-sarili tayong hangarin sa buhay. Sariling nais. Halimbawa, may karamdaman tayong maaring maghatid sa atin sa bingit ng kamatayan. Hindi masama na hilingin natin kay Yahuwa na iligtas tayo at dugtungan pa ang ating buhay. Subalit sa atin pong paglapit sa Kanya, ipaubaya po natin at isuko natin ang lahat sa Kanyang kalooban, sa Kanyang magagawa. Dapat matuto tayong lubos na magtiwala sa ating Diyos. Ano po ang gagawin ni Yahuwa kung tayo ay susuko sa Kanyang kalooban? Mga huling talata po na ating babasahin bago tayo manalangin. Awit 32:7-8. Ikaw ay aking dakong kublihan. Iniingatan mo ako sa kaguluhan. Pinalibutan mo ako ng mga awit ng kaligtasan. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Mga kapatid, kapag ating isinuko ang lahat sa ating Amang Yahuwa, ano po ang kanyang gagawin? Papayuhan po tayo at ituturo ang daan. Ang daan na siya nating dapat tahakin. Ano lamang po ang ipinahihiwatig? Yung pagmamalasakit, yung iba yung pagmamalasakit sa atin ng ating Ama. Anong uring pagmamalasakit po yan? Ang sabi, papayuhan kita
na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Ano po ang ibig sabihin ni Yahuwa nang sabihin niyang ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo? Bakit nakatitig ang mata ni Yahuwa sa kanyang pinapayuhan? Sa unang Pedro po, nakasulat doon, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa mga matuwid. Kapag po isinuko natin sa kalooban ng ating Ama ang lahat, ang pagtuturing niya sa atin ay matuwid. Kaya dapat tayong maghangad na maging matuwid sa paningin po ng ating Amang Yahuwa. Ang matuwid ay may angking kaamuan. Kaya't sinabi ng Panginoong Yahusha na mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Alin ulit na lupa ang tinutukoy, mga kapatid? Ang bagong langit at lupa. Ang bayang banal. Dito, mamanahan natin ang buhay na walang hanggan. Tumayo po tayo, kayo at tayo mananalangin. Ama naming Yahuwa, napakaganda po ng iyong mga aral at mga pagtuturo. Mayaman ka sa kabaitan, mayaman ka sa pag-ibig at sa pagpapatawad. Tanggap mo ang aming mga kahinaan, Ama. Kaya naman, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong mga aral, ng iyong mga turo, ay pinalalakas mo kami. Pinapayuhan mo kami at itinuturo mo sa amin ang daan na dapat naming tahakin. Napakabuti mo po, Ama. Salamat po ng maraming marami sa iyo. Salamat, mayroon kaming Ama na laging nagmamalasakit sa amin. Laging tinitignan ang aming kapakanan. Salamat po ng maraming marami. Mahabag ka po sa amin, Ama. Gawin mo po kaming maamo nang upang sa ganoon kami magpasakop lagi sa iyong mga aral, sumunod sa iyong mga saway, upang wala nang mahiwalay pa sino man sa amin. Lakaran namin ang daan na siyang pinalalakaran mo sa amin, upang ang lahat makatapos ng takbuhin, makarating kami diyan sa bayang pinangako mo po sa amin, sa lupa na aming mamanahin. Wala na kaming ibang mapupuntahan pa, Ama, kapag ka nahiwalay kami sa iyo. Saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang siyang tangi naming pag-asa at ang mga aral mo na kung aming susundin, siyang maghahatid sa amin sa pagmamana ng pangako mong kaligtasan. Panginoon naming Yahusha, aming hari, aming tagapagligtas, aming tagapamagitan, ikaw po, Panginoon, ang aming huwaran sa pagkamaamo. Ikaw ang unang nagpakita sa amin kung papaano maging maamo. Nais naming tumulad sa iyo. Pinipilit namin sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga turo at sa iyong mga aral, sa mga halimbawang ipinakita mo sa amin. Nais naming tularan ka sa pagiging maamo upang magmana kami ng pangakong lupa. Subalit habang narito pa kami sa mundong ito, Panginoon, napakalakas ng puwersa ng kalaban.
Huwag mo kaming pababayaan. Hawakan mong mahigpit ang bawat isa sa amin. Upang sa ganoon, kahit anong dumating sa aming buhay, mamamalagi kami sa iyo. Mamamalagis kami sa piling mo at sa piling ng ating Ama. Magpapatuloy kami sa aming mga paglilingkod hanggang matapos namin ang aming mga takbuhin. Kami po'y sumasampalataya. Ama naming Yahuwa, dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Patuloy naming hinihiling. Samahan mo kami sa bawat sandali ng aming buhay. Walang sino man sa amin ang maligaw at maiwan sa paglalakbay. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusha Hamasiyak. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwa Abba lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahusha Hamashiach magpalakas sa atin, at ang laging pagsama ng Ruach Kudash sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Brothers and sisters, just a few announcements. First of all, this coming week we will resume with our BHP and BQA, our regular Bible studies on Tuesday and Thursday, 8 p.m. Pacific Standard Time. Also, let us prepare, because next week we will proceed with the orientation of our discipleship training program. This will be for Sunday, January 15, 2023 at 5 p.m. Pacific Standard Time. We do hope that many of you will be able to participate so that you can enroll in the discipleship training program, which, by the way, is going to span several months in length. It's like a course, and we're going to slowly develop this program as we go on. And so we do hope that you enroll by going to our Facebook page and clicking on the discipleship training program, so that we can add you to this group, the private group of the Assembly of Yahusha. In the meantime, you can download the PDFs of the Shema, the Ten Commandments, and the Beatitudes, so that we can memorize this for our first class, which is the orientation. Also, we invite you to join us in person, if you can, in Tucson, Arizona, on the 28th of January. We're going to be holding our Sacred Names Conference Part 3, and we're going to be discussing Yahuwa Abba, why he revealed his name to human beings, what is the meaning of his wonderful name, and why it's such a great blessing when we meditate and proclaim the sacred name of Yahuwa. We do hope that you will be able to be with us in that venue. If not, you can join us through Zoom and Facebook Live. That is all. May Yahuwa Abba and Yahusha HaMashiach bless all of us.